goodbye, waiting for your bright blue sky. Lonely night. Hi everyone, so today we're going to see what is the daily message for each and every one of us. So we have the past in reverse. I feel like the past is now behind you. So, siguro nag-deal kayo with somebody na taker sa inyong past. But I really feel past is past. So, yeah. Could be an ex that you used to love before. I'm also sensing twin flame love or twin flame journey. So, we also have this two of cups. We got the dream in reverse. And we have the future here. So, I'm feeling na gusto sana sabihin ni God na don't let the past hold you back or kahit sino mga tao. Kasi I really feel with this dream in reverse, may humahad lang na marating mo yung gusto ma-achieve sa iyong buhay. Iwas ka sa mga takers, okay? Kasi I really feel na ikaw deep down na submissive. Ibibigay mo lahat for your love. Pero hindi naman kasi maganda na take lang sila ng take sa'yo. And narinig ko taon ng aso. So, I'm sensing na could be the reason kung ba't ka bigay ng bigay. Kasi, you know, baka kayo mag-away. Okay? Anyway, we have the yes is in reverse. So, matuto kang magsabi ng no sa taker. Kasi with a strong in reverse. Kasi siguro, kung sino man tong taker na to, nakikita niya na weak ka sa kanya kasi mahal mo siya. Okay? So, yung gusto sana sabihin sa'yo ni God na focus on your work at saka umuhayaan yung tao na to na sirain yung iyong buhay. We have the ghost in reverse and we also have this. So, you will be an achiever. Okay? Pero, I really feel yung sad energy here. So, siguro, gusto sana sabihin sa'yo ni God na may opportunity ka sana, but somebody is holding you back from achieving your goals and your dreams. I feel na kailangan mo iwasan yung taong ito kasi kung di mo siya iniwasan, patuloy kanyang gagamitin. Gagamitin yung perang pinaghirapan mo, hindi ka na makapag-ipon. Pag siya ay umabuso, ilalayo siya ni God sa'yo. Whether you like it or not. Kasi, kailangan mo umangat sa buhay. Matagal yun ang pinangarap na maging stable sa iyong buhay. Na magkaroon ka ng brighter future ahead. So, kundi man lang niya magampanan yung, you know, yung tungkulin niya na hayaan ka umasenso, wag kanyang gamit-gamitin. Ilalayo talaga siya ni God. Kasi, hindrance siya sa iyong wealth. Okay? So that's it everyone for today's message. I hope that this reading may give you some insight and awareness about your situation. Wishing you justice over situations. Good luck and God bless all of you.